salamat Ginoo. Naimo kami nga gihatagan karon og maayo nga tempo. Salamat sa maayo nga kabuntagon nga imong gihatag kanamo Ginoo. Takos kini kamo sa among mga pagdalain og sa among mga pagpasalamat. Daghang kay salamat Lord. Naimo kami ginhatod niining kapita sa Baybay City. Aron lamang Ginoo dinhi namo ikapahayag pikas o pikas ang tibuok na kamaturan. Ginoo ang mga mahal na lagit nun, mga muyo, mag-aampo kami kanimo. Na imong buksan na ang imong pulong Ginoo, mao yun ang magpatigbabaw. Kung doon naman mga pulong Lord, na ngayon sa pagkuleksyon, sa mong taksa-taksa, ka mga kinabuhi o mga binuhatan. Nauman na mo Ginoo, na ikaw ang magkakontrol sa among mga kinabuhi. Lord, among amahan nga langit nun, mga huyo, mag-aampo kami kanimo Ginoo, na ang taksa-taksa na magpamulong, itong ipatigbabaw ang bugma, kalinaw, kalipay, o pagsinagtanay. Mga huyo, mag-aampo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami hatagan o kaalam ng Espiritu Hanon. Aron nga masayon na sa patagong sa kanamo ang pagpahayag sa kamaturan. Lord, among amahan na balaan, mga huyo, mag-aampo sa kami kanimo, ngayon mo ibukbo ang kaninaw na ining paghimoon na debate karon o diskusyon. Amo ikaw nga yun, Ginoo, na among ihiklin ang taksa-taksa namo ka mga dautan ng mga kaisipan bisan pa man sa mga katawahan na magapaminaw nini maong diskasyon karon. Mga muyo, mag-aampo kami kanimo Ginoo, na imong giyahan ang matausa ka namo na among yun Lord na mapatigbabaw ang kaalam na Espirituhanon o dili ang kaalam na kalimutan nun. Lord, daghan pang mga mutan, wapan amo, mapalayo sa imuhang alam. Daghan pang mutan, wapan amo, mapasalamati sa imuhang alam. Alam mong mga pangamuyo, mga pagampo na mo kanimo Lord, asabihin sa naunsang mutan Ginoo ang among pagkabuhaton. Ayaw kami pasagdi, ubani kami kamungay. Sa ngalan ni Jesus, yun ang pasalamatan na mo ni Ginampo. Amen. Okay, so sa pagkaroon mga kaigsunan, nabot na ginagtok mang panahon na ato ng sundan formally ang religious public debate tali sa Church of Christ o sa Roman Catholic. Ang tema din hi mga minahan kong mga isoon, ingong padiri papatulan ko ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ, mao ang Iglesia na nitukot ni Cristo sumala sa Biblia. Ang affirmative side niya nga itong isoon, Brother Edgar Samudan, paliyong kutindog ko no, so, ang tarapada na ito ang atong debater karon from Iligan City o sa iyang mga kaubanan. Sa negative side, ang atong Ikson, Brother Alvin Gitamundok, representing the Roman Catholic. Paliyong pagbalog, tarapada na ito ang atong Ikson. O niya, mga kaisunan ko, ato sang ipasabot sa atong mga tigpaminaw, ang atong order of stand karon. Ang unang mo parog, ang affirmative side, ato isoon, Brother Edgar Samudan, sulod sa 20 minutos. Kuman sa iyang pamahayag, doon ay cross-examination. Of course, ang mo cross-examine ang negative speaker, sulod sa 10 minutos. O niya, kuman niya na ang pamahayag na po sa ato isoon, Brother Alvin, first time niya, sulod sa 20 minutos, humansa iyang pamatuhod, humansa iyang presentation, doon na po'y cross-examination, sulod sa 10 minutos. Humansa ilang first na mga baro, ang atong affirmative speaker na po, mabarog anong sa ikaduhang stand, of course, 20 minutes gihapon. Ano na po, human sa iyang presentation, doon ay cross-examination, 10 minutes,
Then human sa cross-examination, ang negative speaker na po mauwi mo refute. Alam sa iyang ikaduhang barong, sunod sa 20 minutos, ang human sa iyang pag-refute, doon na po yung cross-examination na 10 minutos gitan sa affirmative speaker. Human sa ilang tagduha ka barong, doon ay rebuttal. Ang first na musulti ang negative speaker, sunod sa 10 minutos, o ang ikaduhang mo rebut, mao ang affirmative speaker, of course, sunod yapon sa 10 minutos. Okay, rina ato mga timekeepers, ato mga debaters, o mga nilhan kong mga eksoon, ato mong pahinduman, ato mong ipagkita, ang atong pagka-Kristiyano. Hindi nga, tibating karoon, this is a Christian debate. No? So atong ipakita ang atong pagka-Kristohano. Although managlahin lang ang mga gibarugan, pero basta kinintanan para ni sa atong pag-alagad sa Ginoo. O, posponan ko, ato lang ihangyo ang ato mga keksyon, no? Likaya na ito ang pagbugal-bugal, likaya na ito ang pagsagit-sagit. Pwede kang makapak-pak kung medyo giganahan ka sa imong speaker. Okay, so ready na mga minahan kong mga keksyon, timekeeper. Okay, so at this point, ihatag ko sa ninyo ang first na numero, ang atong affirmative speaker. Please welcome Brother Edgar Samudal sa iyang pagpamatuon. Daghang salamat, tinahod nga moderator, tinahod na kong mga kaisunan o mga kaigalaan o mga lumulupyo diri sa Baybay Lite. Sa akong karpang, Brother Alvin Kitabundo, pareho kami naghago sa pag-anibili aron sa pag-istorya, diskusyon, mga iksoon, base sa among tagsa-tagsa ka, mga baronganan. Although, kaya man ato ni itawid kini ni Matiha, pero nihangi ako sa niya mga kauban, nga aron di po kami mahago. Ako na may bangon si Alvin naan, masing maingon siya niya na, di ba siguro ka makalahot tayo na Edgar. Pero among isabutan, nga gusto po sa akong kauban, may extra. So sa ikaduhang barok, okay ka ba na, Brother Alvin? Ang kapali. So salamat. Okay. So ang akong tema mo, okay. Pamatundaan ko na ang Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Kini Iglesia ni Cristo mga isunan, lahi ni sa gingon sa uban nga katong dili ko to kang Cristo ka Diyos. So may malukot na lang muna ate. Ang Church of Christ, o balik, binisayo na siya, Iglesia ni Cristo gina. Pero nagtuo kami nga si Kristo na kong Diyos o banuluwas. Ato lang ipasamutan, mas ipasayipan na ba sa ato mga tingpabilaw. So, Iglesia ni Kristo o Church of Christ, mao ang Iglesia na gitukod ni Kristo, sumala sa Biblia. Meaning, ang tanan ng pagpamahayag, ang tanan ng pagpamatuon, kinahanglan, suportahan sa Biblia. Dili kay istorya-istorya, bana-bana, o tagda-tagda, kay dili na padawa. Kung mabasa sa Biblia, muna gingon nga na pamatundaan, pinagi sa kamatuoran. Kaya kamatuoran, pulong man sa Diyos. Na pamatundaan, pinagi sa pulong sa Diyos. So ang tema, pamatundaan ko, na ang Iglesia ni Kristo o Church of Christ, mao ang Iglesia na gitukod ni Kristo, sumala sa Biblia. So sayon kayo mga kaisunan nga ingnon nga tinuon. Bisan kinsang reliyon ang pwede magkong nga tinuon. Pero kikinahanglan, subayon usa nato ang mga kamaturan aron pag-prove kag ini tinuon. So, mabasa ba ang Iglesia ni Kristo sa Biblia? Mabasa ba ang Church of Christ sa Biblia? At kung ngayon, sinto for sinto, mabasa. Mabasa ba si Kristo nagtukod o nagtukod ng Iglesia, mabasa 100%. So ngayon ko tinuod na ang mga isunan. Kung pakitao na ni Madin Alvin Lulia, ako ipakita. Pero sa dili pa, mga isunan, ato na nga sa taon, kung saon pag-ila sa Iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Aron mamatunan na ito nga tinuod? Mga isunan, kay ilho na ito, aron makailata? Kay tanan tao karon, tanan reliyon karon.
nag-angkor na Ginoon bisan unsay klase nga pagtawag, unsa ngalana ang mga tao ingon nga Ginoon, way relihiyon ingon giling amo. Dili Ginoon na way makabig. Subang na ba ang sunay magbantay ta kay daghan kay ingon nga Ginoon. So, ang iglesia wala mo tumaw. Ngamura na kuhong, bukalit ng tumaw, mo tumaw. So, ang iglesia, giplano kini sa Dios. Plano sa Dios na magtugon ang iglesia. Sumala pa sa Isaias 2, asal mo ito akong Bible reading? O, yan na. Sumala pa sa Isaias 2, 3, ang biyang Biblia, ay mas main ng sila yung ukab, mga kaisulan, na inihatag din sa ako, kaya ako masahog. So, Isaias 2, 3, na kainon, o mahinabo sa ulahing mga adlaw, nga ang bukid sa balay ni Jehova, pagkatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukilan, o ikatumoy ibabaw sa mga bukton, o katarang mga nasod, mga ganayan, nga ito kaniya. O daghang katawahan mag-antog mo ng iyon, umalik ka mo, o malungas kita sa bukid ni Jehova, ngadto sa balay sa Dios ni ato. O kita pagatunluan niya sa iyong mga dalan, o maglakat kita sa iyong mga alagyanan, ay gikan sa Sion, bugula ang kasuhan, o kang pulong ni Jehova, gikan sa Jerusalem. Ang atong kitagahang punto ng mga kaisulan, nga dunay balay ng pagkatukuron sa Ginoo. Ang Ginoo magatukon ng balay, asa dito sa Jerusalem. Gitawag sa Biblia, balay sa Dios ang pagatukuron ng mga kaisulan. Kung sumala pa sa Salmo 121, sumala pa niya na gayon sa English Bible na kaisulan. Okay, basa. Salmo 121, King James Version. Muna ka doon naman tayo mga ang tanang Biblia. Ato man nga itugutan mga kaisulan. Basta standard lang, hindi ka itong mga tinaguan. Okay, baton pa din eh. Wala man. Lagay nyo. Salmo 120. Okay, akong pan, wala akong pan kayo, akong memory din. Akong ipangita sa Diyos ko. Lagay nyo. A song of the grace for Solomon. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So atong ikwag punto makisunan nga, gawas ko ng Ginoo, ko'y magatukod o balay, kawang lamang ang kahago sa mga nagatukod ni ini. So ako di mapatunan makisunan, nga ang iglesia ni Kristo, maong iglesia ang itukod ni Kristo. Niini nga pagmanog, ipapatunan usap na ako nga si Kristo ang magtutukod. So, akong gibuha ang akong premise nini nga the Lord build the house. Ganon. Nagayon ang versikulo, gawas ko ng Ginoo, huwag magatukod ng balay, kawang lamang ang hago sa nagatukod nini. Kimsa man ang Ginoo, mga kaisulan, sumala pa sa 1 Corinto 8:6. Alang kanato, dunay usa lamang ka Ginoo nga mao si Kristo. Biblia. Nagayon din mga kaisulan. Ang panalan ka na ito, ano na yung salamat ka Diyos, ang amahan. Ang ginikanan sa lamang butang, kung alam kang kinsa kita nagalungtad, kung usalaman ka Ginoo, si Kristo, pinagi kang kinsa nagalungtad kita, kung ang tanan mga butang. Karon, na-prove na ito na gawas ko ng Ginoo, may magatukod o balay, kawang lang ang kahago. So, ang Ginoo bao'y magtukod. Karon na pangutana, unsa mo po ning balay mga kaisuna, nga gitukod sa Ginoo. Ha? Unsa po ning balay mga kaisuna, nga gitukod sa Ginoo. Sa 1 Timoteo 3:15, sumala pa sa King James Version. 1 Timoteo, basa, itong Padre John, na Biblia. Na ganyan, if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God,
which is the church of the living God, the pillar and ground. So di ana, ang balay mga kaigsoonan, mao ang iglesia. Iglesia sa Diyos gabuhi. Di mo po kumuto nga si Padre Alvin, di mo to nga si Kristo Diyos. Siya mo ang Diyos gabuhi, ang atong Ginoong Isokristo. Gawasan niyo siguro ang iglesia ay ikatubang iglesia na nila mo to ang Kristo na Diyos. So ang Diyos gabuhi, mao si Kristo. Si Kristo mao ang Ginoo nga nagtumpon sa iglesia. Imuno ang ilhanan sa matuod na iglesia. Tumporon o Ginoo. Kinsa ang Ginoo? Si Kristo. Bisa bang magpatawag ka sa iglesia ka ni Kristo? Pero dili Ginoo ang nagtumpon. Lain tao ang nagtumpon. Dili ka na tao ang iglesia na matuod. So, akong napamatunan na ang ilhanan sa matuod na iglesia gitukod sa Ginoo, nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Siya ang Ginoo nga giingon, gawas ko ng Ginoo, except the Lord will build the house. Kawan lang ang kahago sa mga nagatukod niini. O ang maong house, ang maong balay, sumala sa Biblia, the church is the house is the church of the living God, and the living God is Jesus Christ. Wao ang Diyos gabuhi, mga kaisulan, kay gatuo mga kita. Gano'n kitawagod sa Diyos gabuhi. Kay siya gipatay, apan buhi, hangtod sa kahangturan. Wao ka na ang iglesia sa atong Ginoo, nga si Jesucristo. Gano'n iya ba na? Gano'n kang Kristo man ang mga iglesia? Tungon kay sa buhat, 20-28, King James Version, English Bible. O ka, King Bugna Version, basa, at sumasama. Gano'ng mas hiyaman ni Kristo? Tungon kay siya ang Diyos na nagpalit ni ining maong iglesia. Kanang pulong iglesia ni Kristo nagpasabot, ipanag-iyahan ni Kristo. Si Kristo ang tag-iya. Gano'ng siya may tag-iya? Tungon kay siya ay nagpalit. Nagayon ang malaan kasulatan. Matguni ninyo ang inyong kaugalingon o ang tanang panon nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyong magtatanaw. Aron pasipsibo ninyo ang iglesia sa Diyos kagipalit niya sa iyang kagalingong dugo. Ang dili mo tungo ang Kristo nga Diyos mo reklamo nini, kaya mingon ang Diyos may lugo. Pero ang Diyos sa ipasabot nini, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Sa English, bato pa, take care therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to be the church of God which He hath purchased with His own blood. Kinsa ang God? Ang nagpalit? Sa iglesia? Sa iyang dugo? Marisulan, klaro kayo. Walay lain na nag-una sa dugo ang atong Ginoong Jesucristo. So busa, dili sa'yo. Kung akong inon, kagining church, dili, church of God, church of Christ. Kanino nilang sa version wala man na nagsaligan sa mga iglesia ni Kristo pala ko. Nga, Church of Christ, bilimutan. Inasayod sila. Nga, kada, di lang sila mutuo nga si Kristo, Diyos. Muna, limutan lang yung iglesia ni Kristo. Mga kaisunan. So, iglesia ni Kristo. Napamatuntaan nga matuod ang iglesia ni Kristo. Kaya ang magtutukod, Ginoo. Wala kami tao ang inalang, amigo, nga kinitawahan ang inagtukod. Kaya ingon ang Biblia, gawas ko ng Ginoo, huwag magtumpon ang balay. Kawang lang ang kahagot sa mga nagtumpon. Kung saan balay? Ang balay mo ang iglesia. Sumala sa akong ibasa sa versikulo. Igo lang ko nagbasa ang versikulo. Ang iglesia ni Kristo, mabasa ang Biblia, ang bitong gabay. Gabay ko. Kung basahon na ito, ang Romans 6:16. Wala ang iglesia ng iganlan niya. Nga nang umusta, pangumustahay ka mo, pinagi sa balaan niya halok, ang tanan ng mga iglesia ni Kristo na umusta ka ninyo. So napamatunan, kaya sumala Pasko ngayon, kung mabasa sa Biblia, tinuod. Pero di ka na mabasa sa Biblia, baka ka na mga iksungon, mga higala. So di tamo to, kung di mabasa, gawas lang ang itampered sa Bible. Kaya kanaghan naman nami, nakatagpo ang mga dibati,
Pamito man ni tahan uta na ang Biblia kay basi sa ato Biblia wala pero sa uban naa. Tungod kay dunay mga relihiyon karon. Nga aron lang mabasa nilang iglesia. Isulat nila sa Biblia pero wala dito sa orihinal nga Griko. Niya pagkilain niya ng pamatuod ng Biblia. Sa Galacia 1:21 may mensuran. Wala sa akin ulit po kumi. Sa mga taga-pangita mo. Galacia 1:22. Kaya ko giyon. Ang matuod na iglesia ni Kristo. Ang matuod na iglesia. Mabasa sa Biblia. So klaro mabasa. Mabasa ang magtutukod. Mabawang Ginoo. Dili maralis. Kawas ang pag-ibralis na ko si Manin Alvin. Gawingon siya nga si Kristo dili Ginoo. Kusumpan ba si Manin Alvin nga si Kristo Ginoo dili? Kusumpan ba siya ang Ginoo magtutukod? Dili. Abot na kusumpan pa siya. Ibasa man ako gawas mo ng Ginoo magtutukod ng balay. Abot na kusumpan pa siya na ang balay mo ang iglesia. So, mabasa man nga ang iglesia baong balay sa Dios. Ang balay sa Dios mo ang iglesia. Kinsay nagtukod? Kinsay nagtukod? Ang Ginoo. Kinsa ang Ginoo? Si Kristo. Mabasa ba ang iglesia ni Kristo sa Biblia? Mabasa. Nagayon. Unia biyento ako sa nakalilain dapit sa Syria o Cilicia. Unia itong higayon na ang sakop sa mga iglesia ni Kristo. Itiklaruha mga isoon. Dili ikaw na ang mabasa ang iglesia na among ipapatudan. Ang iglesia ni Kristo dito sa Judea, wa pa ngayon. Ha? Wa pa ngayon makaila sa akong nang matapatid sa akong makakita ka na ako. Wala pa ngayon makakita ka na ako. Wa pa kaila. Wa pa ko sila kita. Makaisunan. So, mao ka na na nabasa sa Biblia. Napamatundaan ang akong ipapatundaan. Pamatundaan ko nga ang Church of Christ o iglesia ni Kristo. Mao ang iglesia ni Kristo. Sumala sa Biblia. Ganoon. Tungod kay mabasa sa Biblia. Kung wala pa mabasa ang iglesia ni Kristo, dili tinuon. Napamatundaan ako nga tinuon kini iglesia ha. Tungod kay nagpamilin nga si Kristo ang ulo. Nagpamilin nga si Kristo ang nagtukod. Nagpamilin nga si Kristo ang panluluwas. Isa aral sa akong Ginoo na iyang pagluluwason ang iyang iglesia. Mao ka na ba kay sumunan? Nga pirting klaruha, nabasa, gani ingon niya ako malangan o gani ako matupani. Pablo, diha ka mag-ilawi. Sunod niya ng baong iglesia sa Diyos. Kinsa ba na ka Diyos? Nagtuo ka na si Kristo mo ang Diyos. Iglesia sa Diyos kay si Kristo mo ang Diyos kaya nagpalit sa baong iglesia. Iglesia sa Diyos ka buhi kay bisan siya ipatay apan buhi hangtod sa kanturan. O ka na nagpatun kami among gituuhan at yung iglesia ni Kristo na among iwali maong matuong iglesia. Tungod kay si Kristo lakot ng Diyos o manuluwas o itag-iya, o ilagtukod, hihinig mo ang iglesia. Hindi klaro ka na mag-insunan, mabasa sa Biblia. So ang musupak ni ini, musupak siya sa mabasa. Supak siya sa mabasa. So ang pandigan ni ini, iyahang supakon na si Kristo magtutupon sa Church of Christ. Unya supakon po niya ang Church of Christ. So dili Church of Christ ang tinuod ng iglesia. Dili tinuod na si Kristo ang nagtukod sa iglesia. Muna'y pasupak ani. Kaya nabasa ko na si Kristo mo'y nagtukod. Kaya si Kristo Ginoo ka nagtukod mga isoon. Supakon siguro niya na si Kristo Ginoo ko mga isoon natin. Pamatunan mo na ito nga nagtukod sa balay ng mga iglesia ang Ginoo nga bao si Kristo. Nagtukod ko mga isoon na nagkauyong kini Brother Alvin na si Kristo Ginoo. Kaya parihan eh. Kaya nagtukod na si Kristo na mong Diyos o manuluwas. Mao ka na mga isoon na. Mao nga uban mga tawo na pamasayon unsa ni iglesia ni Kristo nga magiwali. Busa karon, amo nang ipamahayag, aron mailhan ninyo nga kini iglesia ha, iglesia ni Kristo natong dakong Dios o manluluwas. Dili kay iglesia sa dili dili Dios. Mao kana ang amo magpamahayag mga kaigsoonan o ato hulaton karon kung unsa ang mga pangutana sa kaigsoon. O ang ingon niya, dapat dili siya mulapas sa lagda nga mangutana siya. Sumala lamang sa akong ipamahayag. Subala lawan sa mga bersikulo na akong ipakita. So ang saan ni Kristo? Niining mao iglesia ngayang itukon. Gatagan niya pinipaglaon. Kay si Kristo mao man ang magtutukon. Niining
iya magkining lawas, iya magkining ipanguluhan, niyon siya. Ato lang ang idugang mag-isura ka na mga 2 minutos. Dili kita mabalaka. Nini iglesia ang itukod sa itong Inesyo Kristo, kaya gisaaran niya kini. Sumala sa Episo Kapitulo 5, versikulo 23. Kaya ang bana may ulo sa sama, may ulo sa si Kristo, ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas. Ug siya, mao ang manlulumas niini. Mao ka na ang iyang pasalig sa iglesia nga iyang gitungod. Iyang pagaluwasun. Mao ka na mga isuna. Gipalit kini sa atong Ginoo. Kaya siya ang palit, dapat ang iyang alan. Mao ang dagkon sa mga iglesia. Kung ikaw ang palit ng prapinte, alang-alang ibutan ni mo sa ngalan sa inyong silingan. Kaya si Kristo mga nagpalit ni ini, dapat magdala kini sa ngalan sa atong Ginoong si Kristo. Kaya siya ang tagiya, siya ang nagpalit, siya ang nagtungon. Kung ang ipalit niya ni ini, mao ang iyang dugo. Mao ka na mga itsura. So, pautanan na siguro. Okay, so... Okay, so natapos na mga minahan kong mga eksoon ang pamahayag sa tuwisyon Brother Edgar gikan sa affirmative sign. O galon, ato lang pahinunuman ang atong mga eksoonan. Doon ay 10 minutos na cross-examine. O ang balaod o ang ilang ikasabutan ng mga pangutana sumala lamang sa mga pamahayag sa bigas o binit magawas sa tima. Okay, so pangutana. Kung nalang sumunod po tayo sa atang time na rin, eh, ngayon at katahunan sa mga linggo. Ngayon po ka kaya tuntaran, dagang salamat sa pagtambong na itong lindog na limati din sa siyudad sa Baybay City, Leyte. O di pa salamat sa Crucifixion Moderator si Pregnante Gurgunyo sa International Church of Jesus Christ sa Baybay na ni Patayawala ka na po karoon sa itong makalibuhan sa Church of Christ, sa grupo sa Church of Christ. O niya, Mr. Timkeeper, mamalihok ko nga last 5 minutes or 2 minutes before sa time o mga pabalog yun, no? O, 20 minutes na nga ito, hindi mo lang pas, isang mabuwang. So, start the time, I will ask now the question. Start the time. So, perhaps, Edgar Sabudal, sa atong amigo sa Church of Christ, ang tema ng atong sabutan, ang iyong dipirmahan ni ikaw mag-firmahan, nagkanayon, pamatudan ko, ang Iglesia ni Kristo, o Church of Christ, mong Iglesia ng gitukod ni Kristo, sumalas Biblia. Mm. Ang akong unang pangutana, nagigamit mali mo ng Iglesia ni Kristo, na binisaya ka hubad, ako pangutana ni mo, doon lang ka ba yung evidensya faktual? Ngayon mo mapamatudan para makalikay ka sa pagangkul-angkul lang sa mabasa sa Biblia, na kamog yung official name dinin ng binisaya na hubad sa Church of Christ, na Iglesia ni Kristo. Doon lang ka ba yung evidensya faktual na mapresentar ka mo sa katawan? Brother, kita mundo. Tumag na ko? Okay. Salamat. Ipagitaan ko niyong ebidensya, facts. So, dili na Biblia ang ipagita. Oh, ebidensya sa faktor, kaya pagalang ipagligay ko sa akong sa Biblia. Kaya nung kaya pagalang ko sa Biblia na Church of Christ po sila para sa Iglesia ni Kristo, yung mong ispuntan siya nila. Para sa imong side, ako balik ko ng pangutana, sa imong side, kung sa imong mga presentar, sumala sa imong rehistro, dili sa Pilipinas, kung isa na asas, di mo kalimutan, gawas ka na sa Iglesia ni Kristo. Higala. Higamit pa rin nila, oha. Higala. Kita bundok. Wala sa itong lagda na magalakong facts and evidence kung mga rehistro nila. Okay, nagang salamat. So, hindi na natong ipasikaran. Okay. Sunod pa ko na. Nagang salamat. Ang wala sa itong ipahayan. Okay, nagang salamat sa itong pag-angkon. Sunod pa ko na. Hindi nung tema na pamatundan ko ng Iglesia ni Kristo o Church of Christ mong Iglesia na gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Tama mo bigay ni Capital I sa Iglesia ni Kristo, Capital C niya, Capital C po sa Church, at Capital C po sa Christ. Ako pangatala niyo, uyon ka nga, morning official name sa isimbahan, pasabot, proper name gini. Kaya mo gini, pronombre ba nga lang, di ba, official, sa isimbahan, yung Capital mali. Uyon ka rin, hindi mo gini pirmahan. Uyon ka ba yun, yun, yung sumako ni may mo gini pirmahan. Mr. Tamundo, paminaw. Okay, minaw ko. Tara mo na ka. Pumala, magpapagpala ko. Sige, tumaga. Okay, matubang na ko. Official name, bali, unyan ka. Nadibati ba tagalan sa Iglesia, Mr. Rita Mundo? Oh, Mr. Mundo Rito, ang chiksyon, yung lang tayo naman sila ko. Your right is to answer directly my question. Nagpahagod ka nga, mahulong ko sa pagkutala. Nihulong lang ko, yung magpapagpala. Ay, yung pagpapagpala na ako, Mr. Mundo Rito. Naway, matunan ko, ang alan sa Iglesia, Church of Christ. Bumay, Ginoon. Santo ba? Sunod pa magkala. Sunod pa magkala.
kung iglesia ang gitmo ko ni Cristo, sumala sa Biblia, kapital ay iglesia, kapital si church. Bawang di man pasabag niya sa kanilang man, nga di na inigil ninyo official name, sumala sa inyong timag, kirmahan. Ang atong gipamatunan, official name, ko yung mister, itahun no, pamatunan ko nga ang iglesia ni Cristo o Church of Christ, mao ang iglesia ang gitokon ni Cristo sumala sa Biblia, wak mo magingon nga mao ang ngalan. Ah, sana pa, wala yung ganun pamatunan niya, wala mo magingon sa inyong simbahan. Okay, dagan salamat. Magbuhat ang laing tima, Mr. Gitamondok. Okay. Magbuhat ang laing tima. Okay, ko na. Magbuhat ang satisfied with sex, sir. I am already satisfied with the answer. Let me give you official name. Sunod pangutana. Satisfied sa mga tima. Sa mga textos, Biblia, recordlong kay Isaiah 2:1-4, Salmo 5:27-1, i-connect mo ng Corinto 8:6, 1:15, o niya dinibuhat 20:28, Roma 16:6, Galacia 1:21-22, Ephesos 5:23, ang akong pangutanan ni mo, kiningin mong tima, pamatunan ko ng Iglesia ni Cristo o Church of Christ, singular na yung capital, proper name, o ang Iglesia ang dito ko ni Cristo sa mga Biblia. Asa ba ni teksto sa Biblia? Kung mabasa ni mo ang teksto sa tanan ni mo, kasitang, daog ka na yung dibatihan ko, hindi ako, munaog ko sa stage, pag mabasa ni mo, libra ko na, singular proper name, kini Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ngayon mo. Mister Moderator, patumaga sa talo. Tarong ako tuma. Asa kayo? Kapitulo ng plural, Church of Christ, kaisa. Kaisa, wala yun. Mister Moderator, I am asking what chapter and verse okay. Is your proposition written? Church of Christ, Iglesia ni Cristo, kapitulo ng versikulo. Kaya this is a showdown and a challenge. Ipabasa na ako sa Mister Moderator kung nakaisitas. Sa inyong dikutlo, karon. Klaro, ako matundaan. Nakaisitas. Dunay mabasa ang versikulo niyo na specific. Imo may nagisulti unsa versikulo ka? Ginaghalin nimo. Imo sa panutan, Western ni tamundong. Imo ipahatag na ko. Imo na magibasa ang mga sitas. Okay. Wala na yung kay sitas niya, kagibasa mo nimo. Sa Salmo 5:27-1, imo man nimo ng sitas. Isaiah 2:1-4. Mabasa na niya, Church of Christ. Ang pamatuon ko ng ginoo. Mister Gitamundong. Di wata magdibate yung usap ang versikulo. Ang atong ginamatihan, Biblia. Mr. Moderator, ako magamator, Biblia. Balik ko na kung pangutan lang, iwan niya magtubag direkta. Kung sa kapitulo versikulo, at ngayon tema mismo, mabasa, litra po litra, Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Pili ko sarang sa versikulo ang atong ginamatihan. Isang usalan, ang isang talan yung versikulo, masaasa ka. Ako, kung akong mahayag, pag ako, kapitulo versikulo. Tiyari, wala kang kasabot sa akong magamahayag, puro na utana ka. Mr. Moderator, please, sa dilema sa mo. Pagtulungan ko ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ o ang Iglesia ang tukon ni Cristo sumala sa Biblia. Biblia. Oh, sumala sa Biblia. Wala akong pagtan mo sa monitor is balik. Asa mga textos Biblia ang mabasa ng niya Iglesia ni Cristo singular capital I o Church of Christ in English capital C. Asa ang textos Biblia ang mapakakatag sa Biblia. Pagpagal ako ngayon nagulat ng publiko. Ang publiko dapat pasabton. Ganong dunay plural Churches of Christ niya. Kaya hindi ba mo ang plural kung wala'y singular, Mr. Gitamondok? What it mean nga magiging italatas, Biblia? Laghan nga mga kaibisyan. Sa kapatun ba na mo, lagi mong tumot, huwag hindi kayo mabasa yung tima, kaya hindi kipirmahan, singular Church of Christ, huwag hindi kayo mabasa. Eh, plural man ay. Pinunahay ang Church of Christ, upang kaya. Okay, huwag hindi ay. Sunod na pangutana. Ang iyan pangutana ang singular. Oh, singular. Ako hindi mamatunan, ang mga kaiglisyahan ni Cristo. So wala kayong tima ha, na huwag may mabasa. Ay, nasaan ko, singular. Sa Biblia. Sa hindi man ang kanili, gawa ka rin mapamatundan. Ikaw na nangingong wala. Sunod ko matala. Klaro sa mga audience, kailangan mapatungod ko. Sunod ko matala. Ikaw na ba ang angalan gamito na to, Kristo o Church of Christ, Iglesia ni Kristo? Ikaw na ba? Ngamuntod lo, ngamuling dinon, kasipan, ikaw ko ni Kristo. Sumala na sa kalan. Ikaw na ba? Sumala sa Biblia. Kung ka ba sa Biblia, paigo na. Ikaw na. Paigo na. Paasa ka sa Biblia. Ang Kapitulo, versikulo, Mr. Moderator, patumaga siya.
Okay, kami na. Sige, oh, tumak. Ang atong gingon, basta mabasa sa Biblia, nagpamatungon ka tinuon. Kasi mo din ito, matumatungon na lang. Kapitulo, versikulo nga yung pamayag, iko na ang ngalan kami po para mapamatog ang tinuon ng Church of Christ. Ang atong gingon, basta mabasa sa Biblia, tinuon. O na itong gingon ganila. Ang teksto ko na. Kasi mo din ito, ang teksto, kapitulo, versikulo, patugala sa kwa. Kaya kung wa, huwag mo kung wala, wala yung pamatala. I don't change the question. Okay. Wala, tungkol pamayag sa Galacia 1:21. Sumala sa akong Biblia. Matidos. Mabasa! Ibu na nga lang ha. Basta magpapunta lang sa mga teknot. Walang mati kondisyon. Di basahan na po. Hindi ang kondisyon. Sumala sa imong pamahayag. Basta mo dito na may mahayag ka. Iko na nga lang na Kristo mo gamit. Tinuro. Ang akong ino. Wala ka na lang ang sitas. At tumahan. Asa man mabasa ang imong prinsipyo. Magabasa lang ka ni Isa Kristo. Ito lang ko lang. Iko na nga lang. Iko na lang ka na ako. Ito kita luntok. Mabasahan na ako sa Galacia 1:21. Kung mabasa ang Iglesia ni Kristo. Ang moderator ay kumasal sa Panginoon. Please read the verse. Okay. Kung nabasa ang Iglesia ni Kristo, ha? Oo. Pili, ikaw lang alam ka naman kasi Pio. Nangita mo ng versikulo. Sa moderator ay kumasal. Kung ang yan ang Bible. Ane, okay. Bakit ka rin, bahagak sa moderator pa yun. Ang Iglesia ni Kristo. Oo, oh, ba ang teksto? Ang pangunan sa pertisikas na lang. Pero ato na ni Maslahon. Masa sa kato, may unang iglesia ni Kristo. Ano ba yung tinos? May tinos. Niyang sa Galacia 1:22. Oo, sige, basa. Niyatong higayuna ang mga sakop sa mga iglesia ni Kristo dito sa Judea. Wala pagayot makakita ka na ito. Upa ka na, Mr. Kitamundok! Ay, pamataan na, Mr. Monitor, by election. Pamataan na sa saikatang higayon. Doon na makailabasa, Mr. Monitor, ang prinsipyo. Iko na ang ngalan, mabasa. Iko na, sa kanila, iko na. Ang makailabasa, Mr. Monitor. Wala makailabasa. Makailabasa sa Monitor. Time's up, time's up. Mabasa. Okay, time's up. Okay, time. At tayo man, at tayo man. So mga ka-exoronan, natapos na ang unang course examination nigan sa atong negative speaker, atensyon Brother Alvin. So tungod kay doon naman lagi oras yun na nakalatid. So sa pagkakaroon, ang diskusyon na po nigan sa atong negative speaker. So mga ka-exoronan, sa pagkaglangan, ihatag ko kaninyo ang representante nigan sa Roman Catholic, Brother Alvin Gitamundo. Dagang salamat, Mr. Moderator. Brandon Tegorgonio, unya nga itong atbang sa Sibanidkar sa mundal nga sa nagupong sayon, nga pugyan ko ng mga tubag sa akong mga lindot na pagkutana. Ang iyan tubag, klaro kayo nga huwag yun ay. Sa tubag, tinintimahan ngayon ipermahan nga mamatutan ko ng Iglesia ni Cristo, Capital I, Iglesia ni Cristo, singular, o Church of Christ, Capital C, singular yakon, proper name, mao ang iglesia na dito ko ni Cristo, sumala sa Biblia, pinirmahan na affirmative, Church of Christ, di ba tinigay sa mundan ng kumpali, huwag nila yung makamatod eh. Ngayon naman, the simple thing is that the verses that we use in the scriptures, wala mo gini yung tema. Eh, ilang ko lang siya nga, huwag nila yung mabasa na, kaya kung ilang mo pa siya nga, magkahatag sa sitas. Magkahatag sa sitas. Now let us refer from my last question based on the principle, ikaw na ba ang pangalan na kung gamit ang ngalan ni Kristo, huwag mo na sa Biblia, iya ko ni Kristo, kaya si Kristo akong gila, inasakop na kuspundok ni Kristo, o magdala sa ngalan, Iglesia ni Kristo, Church of Christ, ikaw na ba? Dili ikaw eh. Ngayon sa ikaw na kuno, kung ikaw na, rihusto ko na Iglesia ni Kristo ni Manalo. Ah, sa iyo ka prinsipyo, Brad Samudal, huwag mo mo kailan katagalan, manungutumag ka ngayon ikaw na, pero ang sunod pa mo tayo, kailang prinsipyo ni mo kay Biblia lang naman, o man ang baruganan sa Church of Christ, nga we speak only where the Bible speaks, we are silent when the Bible is silent. Pagpamahayag ni mo, nga ikaw na, nga mabasa sa Biblia, Iglesia ni Kristo, tinungod na tayo, ngalan pa lang, ikaw na, pagbasa ni mo, pagpamunta na ako, nabas Biblia, wala, naalas niya mong naligagkat, nasa niyong baba, suwa sa Biblia, ang imong tabag, ewan kay sitas. Ang imong Galacia 1:22, why the principio nga iko na ngalan, kailangan ko na na. Kabala mo, Church of Christ, kailangan ka gusto mong kalimutan. More than 3,000 religious denominations o kailangan ko sa Pilipinas. Sa Amerika, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Church of Christ, Scientist, Deber, Mekalini, huwag tayo ka lang Church of Christ. O niya, kung ngalan pa lang iko na, di sakto mo ito na lang sila, pati ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sayang na principio! Falso sin onum, falso sin omnibus. Masayop ka sa usa, ka-fundamento, ka-prinsipyo kong baruganan. Sayop na daan ang imong prinsipyo kong baruganan sa inyong simbahan. Sayop na ang tanan ang imong gibarugan.
mo na di asal lagda sa debate o sa mayong pangatarungan. Now, ako parang di pangayuan o sitas. With all due respect, you have failed because in Psalms 157 verse 1 and Isaiah 2:1-4, wala na mag-hispotiha isang gamay na lang alino na Church of Christ ngunit tinungkol ni Kristo. Wala! Kaya wala gamitan ng official name, yun magaling ka. Pagpamunta na ako, Mr. Samudan, do you have a factual evidence? Bisan gawa sa Bible, nga pamatutaan, nga ganap yung Iglesia ni Kristo mangalan sa Simuano, translation sa Church of Christ, inyong ginagigamit ka official name. Huwag kayo mapresenta, kaya huwag mag-inagal niyong gamita. Nga nga nang ipirmahan mo ni Monestima, nga huwag ba yung nagamita ng official name? O makita ni sa Iglesia ni Kristo sa grupo ni Manalo, nga ipirmahan niyo ng timaha, tag-uol ng tagay, basit pakiha mo. Anong mga angkol mag-Iglesia ni Kristo Bisaya? Nasa Risto sa sek, sila naman hindi exclusive manila property ng aran. Hindi mong angkol nun. Ah, yun, ano ba sabi mo angkol na kailangan ko magkadili official name? Wala-wala, kayo mapamantod din eh. Eh, dinon mo angkol ka, dili, dinintima. Ngayon mong pamantodan ng Iglesia ni Kristo o Church of Christ kung Iglesia ang kitong kundi Kristo. Sumala sa Biblia, wala din mo mapamantod eh. Isang gamay na lang ng putyot sa kasulatan. Ay huwag mong pagka sa referensya. Alang-alang na lang talagang nakapresentar ka. Evidensya factual, Securities Exchange Commission by Albilia. Alam mo kayong official name, duha. Church of Christ, capital C. In English, mangita mo kag Bisaya o Tagalog, Iglesia ni Cristo, Diapon, o Taob na Libante. Taob na Libante kay. Kailangan ninyong evidensya factual, musibo din sa Biblia mo dibasa. Huwaman! Maulang napukan ka ng Libantiha. Huwag ka madaw-daw ini ka ng Libantiha, ka ng kabuntago ng sa mudal. Nalibong kung anong misukol ka, abin ako ang ngidit mo kailang tima. Kaya napilmahan ni Nango ni Brad Samson niya, ipadayon man dahil mo ng Biblia na yan di usap dili di gamitan ng standard Bibles. Ano uyon ko sa mong standard Bible? Pero sa takong kasayon, kailin mong sitas ka sa Biblia, mong bikotlo, hantot sa bagong tumul, kailang karaan. Babasa ba na Iglesia ni Cristo? Singular? Unya, capital, proper name? Ingon ka, why babasa? Dili official name. Kaya babasa niya, plural! Kapalong kabagal ang plural, sa kapal plural, dili na official name o proper name, kay common name na, nagigamit ni mong himo ni mong official name, i-capitalize mo na may mamamatandaan. Dapat ang talagang mamamatandaan nga mga Iglesia ni Cristo, small letter I, o Churches of Christ, small letter C, mga Iglesia ni Cristo, ni Cristo, sumalas Biblia, dao mo talagang kanyang dibatiha. Wala kayo aman, imo singular official name na tinimong kunon, nalibog na rin mga tao, namina ko, so medyo pamatundan yung ilibad sa mudal. Ngayon yung tima, dibasa din sa moderator, gireview niya pagbasa sa ibarong, nag-review na ko pagbasa sa conference examen, klaro din kayo sa namina ko karon. Na singular din na capital, na wala mamatundan, temporal, o niya small letter. Mo na diha. Pagkiasin kayo sa mudal, o nang ikasubok ko, kayo din sa malang kasulatan, bisa rin kanya kung masawa ni Musitas, kung raman ni Lucas Hizitas, sa mga mga ligon kayo, Galacia 1:22, gayon din eh. May balita Biblia, pili-pili ko din sila Biblia, so, na itong higayon na mga sakop sa mga plural, Iglesia, small letter I, ni Cristo dito sa Uriya. Wala pa ganyan mga kita, kanako. Mga ba na humarang sakto niya kung sa mga standard Bible? Standard Bible niya kung Galacia 1:22, mabasa ba na niya? Gamit na kang may balita Biblia sa taba. Sa wag may may balita Biblia sa 1950s, wag na hindi sa italata. Ako sa mga tao ni Bert Samudal na pag-unang unang umaginin si Bayan tungkol sa Amerika kay nalang sa may balita Biblia, nagkanya nung kanagsalit sa bagong version. Galacia 1:22, King James Book na version. Ano niyo mong gusto kayo, standard. Ayun din eh. O wala pahiling akong naong sa mga iglesia, common, plural, small letter, sa mga iglesia sa Uriya, nga diha kang Kristo, di direkto ang iglesia ni Kristo. O lang din, maliangin mo humad. Mausan na sa original na Greco, dili na singular kay iglesias, iglesias na with letter S, wala na pagkias ka. Ang imong Roman 16:16, ikatuhan mo pinakalikon, kung niya din rin mababasa, Roman 16:16, wala din rin tingol nga sa Amerika o sa Pilipinas, na mauna mo ipasakuban nun. Roma man eh. Magkakonto ngayon tag-Roma, lagi kay headquarters sa Roma. Na, mamutahan ang talaga niyo muna, tatay, kaya sa masay mo headquarters sa Roma, mag-Church of Christ ka rin ito. Waman! Wala yung Brad Samudal.
Napamatuon na kagay mo taga-Baybay City na siguro di ka nisang mirip kayo mo doon na ako walang wagin na lima matuntungin mo sa gabay Roma 16-16 yung dali pagpagamustahay ka mo pinag-seleksyon nga lo nang musta ka ninyo ang talang sumulit ay mga iglesia sumulit pa yung punay ni Kristo huwag hihapon mo yung tima na pamatunan Church of Christ Cathedral singular kaya hindi ba sa triplural na sa Roma man sa Roma na ako tayo lang kung yung mga tanawang talang yung listo niya kung sa Roma man na listo huwag man naman listo sa Roma sa Amerika siguro na kasi Pilipinas so, pag-renew mo sa inyong listo kaya wala mong kahatag na iglesia ni Kristo na sa Ibuano Tagalog iglesia ni Kristo na na iguwapo na pagkuluro mo anong gigamit ng news debate na inyo na nga lang iglesia ni Kristo na ang mga malalo mag-renew na wala pwede ka sa mudal take note sa kung mga punto nga di-open hindi mo karon kaya ba siya malinggat na nimo na sa iyong tali mo baruganan mabalik na ka sa simbahan na tinuog itong ko ni Kristo dili ka lang tinuog ng tao nga nagsulti ka nga binungkod ng tao dili ka magpasako na nagtinungkod ni Kristo nga karon na pamatunan mga kanina mong tema dili ni tinungkod ni Kristo kaya huwag malabasa sa Biblia na yung gusto ni Sermonitor tabagi ko hatagi yung sitas kapitulong versikulo alala kong pangunta na puro kapitulong versikulo kaya sumala sa Biblia huwag yung nahatag ko sa ito sa kasitas santa po ang magpumatunan sa mas Biblia mudirin sa natagtubag ha abasta mo na ito madalbing ito sitas ang nahatag mo. Okay, mabasa dito sa monitor, rin mabasa dito. Isalusan yung kasitas. Isalusan yung kaglam sa nagsabot pa na ngayon ng mga dinistan kay Bible. Ang Bible na si Kisang Kristo. Manameksyon ko, na Katolik ko, Matthew Surprise, na kung tuyo, hindi pagpasakit rin nyo. Hindi rin pagtugan lang yung kamaturan. Galas sa kwarto ni si Zayas, ayaw ko ninyo himo ang kaway, tungod kami sumpi lang ko ninyo sa tinuod. Kinatungkat, bangkan ko ni sumpi na sa tinuod, maghangat talag sitas, kaya ni-challenge ko na ang question lang. Pagmabasa ng tema, literal ko lita, mabasa ng sumunito, hindi na ko yung binabutihan, wala akong tuloy sa stage. Mahatagong talaga niya, wala pa, wala man. So ito ba, wala ma-affirmar sa affirmative, muna napakya sa affirmative side. Itasubo ko ba sa mudan? Kung na may backup niyo muna, kasi makahatag ka rin teksto ha, ka rin ipirmahan ninyo. O dahil tayo ito siguro, kalalis kung inyo maliritukiho ng tema, kaya mga gisod yung pamatundaan. Laliman mo, ikso yan ang tema, kumalikon. Pamatundaan ko. Kangigi sa ni Kristo, singular ha? Capital I, O, Church of Christ. Kung hindi nais, hindi. Huwag yung mainit, Church of Christ, Capital C, singular niya po. Maong iglesia na ditukon ni Kristo, sumalas ni Biblia. Sumalas ni Biblia, lagi ha? Mga iwan akong tiksa sa Biblia. Huwag na hatag eh. Small letter, mga plural, kumuli, mga proper name, official name. Nga huwag yun eh, sa prinsipyo. Kay hindi raigo ang alan na tinuon na. Ngayon naman, si Kristo nagsulti niya na. Sa yung ng imong prinsipyo, back sa modal, because of the principle given by Christ, na sa mga bukad, nagdagkan mo tungla, maulalik ka mo katumanan, mga Church of Christ, di mo kalimutan, nagdala-dala, ikis ni Kristo, Church of Christ, niya tayo kanil kayo, maulalik, Matthew 24:5, pag matun ka mo, madili ka mo, pasalago ni Bisan Kinsa, kahit daghanan mo ang ni sa akong ngalan, pasamot madala sa kumalan, sa mimbalik na Biblia, nga sa pagingon, nakamos Kristo, o magpasalaag sa kadaghanan, may tipoto, kaya may malindog ang mga baka kong Kristo o mga baka kong manalaga magpakita ka kung ilalang ang katingalaan ano sa paglimpong kung alam mahimo isan sa mga pili San Mateo 24 versikulo 5 Kama versikulo 24 pamantili ko ang alam o'y yan kung mo ng Church of Christ Mary de Canidi Church of Christ po sila mabasa ba ang teksto ha Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo mawag ang teksto ha Mark 20:28 Roma 16:16 Galacia 1:22 may balita ang Biblia wala puro na niya musto mula kinasayot na yung prinsipyo dito ka na igo patal kayo po igo na berdalbin ngangalan mabasa iyan ni Kristo Iglesia ni Kristo basta mabasa sa Biblia igo na na pagbasa di naman na igo di ligo eh di tamang kalimog-limog ka muna minang kamalong mo mga audience pabuo tata kay nagkulat na itabatang gamay Episode 14, itabatang gagmay nga, malipaklipat lang sa ngatong nga eh. Nagkaduali sa hangin sa mga pagtulong ng tao. Di pa malipaklipat. Kaya naman, ang napamatunan ni Bagwa, iyan ang kagalingon nga simbahan ko Church of Christ na hili ni Mao sa Biblia kaya wakis sinabasa din eh. Eh kung nabasa pa niya, na mo na ikura. Download na sila. Pag mabasa, bekalbin, nga magdala sa ngala ni Kristo, Iglesia ni Kristo, ikura, literally, kamala ko challenge. Kaya hindi lang katoliko. Sa moderator, ibasa sa moderator, why nabasa ang prinsipyo? Igo na, magdala sa ngala ni Kristo, Iglesia ni Kristo, tinuon na yun, bakat na,
Taiwan kayo nabasa, di na may prinsipyos Biblia. Kaya ang prinsipyos Biblia, kinahanglan, pamatutan ni mo, dili ang sangalan, kundi isag sa timaan, sa kadaiya, na mapalayon ng nilisipahan, nga imong gaan kung nalipasakot ka din eh. Onso ang sipahan na, wali mo si Tasa, kay mahatlo ka ng teksto ha, kahayang palis ang tugtoto, dili ka mo. Mateo 16:18. Imos Kristo kato ka Pedro, busa sumpihan ko ikaw, ikaw si Pedro, huwag ibabaw niya yung bato, pagkuhon ko na kong iglesia, huwag di sa galing kamatayon, hindi kita kabundog din eh. Muli sa tima dapat din mo, kisa, kitalata din mo, nagkisitas din mo sa tima, Mateo 16:18, Kristo, lita po lita, nagtungkod din eh. Ang inyong mga sitas, sulamig din ko si Kristo nagtungkod, nagkisipan pa nagtungkod, iglesia sa Diyos, mga iglesia ni Kristo, iglesia sa Kino, o hindi nila mga ibang pamatugan. Kung naapalin ang inaroon din ang imbro sa iglesia sa Diyos, amalipa iglesia sa Diyos ka, Brad, kami mga checks of Christ, salamat kayo, hindi pamatugan na iglesia sa Diyos, kami naman na, hindi po lipa. Iglesia 16, wali mo sa tasa niya ang teksto, na hindi mabasa rin po lipa, si Kristo nagtungkod sa isipahan. Hindi ninyong kabitong na mahanlong pangos ka matuuran. Kaya naman, kung sa isa, hindi kayo sa simbahan ng Dibongon, huwag mo nihalan sa simbahan, hindi kayo alam. Di isang galing ang kamatayon o hadis. Hindi kayo makabuntong nini. Ano ni mabuntong? Kaya yung simbahan ng pinukod ni Kristo, ipinukod din po ibabaw kang Pedro, na ba ito? Oo, kaya yung simbahan na nagipukod ni Kristo, di mabuntong sa kamatayon sa gawa o sa impyerno. Pasabot magpadayon ni, huwag yan kamo. Kamu na ini, nagpadayon mo. Panahon sa 33 dito sa Jerusalem, ditungkol ng simbahan sa Ginoo. O niya, nagpadayon na ito karon. Kaya pangitaan na sa takat faktual ni Dinisela. Kung di ka ba kapasitar, huwaman ba nalbin, Biblia mo niya ito. Ah, sa ito pa rin, kabagaan ko lang kun. Kaysa pag Biblia ng masyanan, dili na necessarily, na kamu na, fallacy of the executor, it does not follow. Last 10 minutes. If you read the Bible, you quote the Bible, it follows na ikaw na ng Ginoo. Paunan na, ilan ikot lo nini? Ah, dili na ba? O, inanglala po yung factual evidence. Bisan ako sa the Bible, pero supporting sa imong talata ang imong ikot sa Bible. Okay na nga. Dili kayo, kailangan dikit ka mo gamit po kao sa source from the Bible. Kaya, anggol-anggol na lang imurod ka lang niya, kaya mo pagkay factual evidence. Pagayuan ka, asam mo sa sayan. Kala mo pa kamataw, kaysa may natunan libre dito sa Jerusalem. Katong panahon sa inyong, katong magtutukon dito sa Amerika, huwag pa tumataw. Dito sa Jerusalem mo sa Israel, namin ka uman dito sa Jesus Christ, so dili mo nang tinungon Mateo 16, nagitungon ni Kristo, di ba mundo salis? Ganon di ba mundo salis? Kayo ba lang sa Ginoo Mateo 28:19-20? Ngayon si Jesus, may tungkol sa iglesia sa simbahan niya ng itungkod, iya yung tinungkod sa mas Biblia, dili sumala ni Brad Samunan, nangalan na, bosa panlakaw ka mga atos talaga tawag sa ukalibutan, huwag himuha sila nga kung mga tinunan, bunyagi sila sa ngalan, sa man, sa lakos, sa Espiritu Santo, huwag tunloy sila pagtuman sa talaga kung isubo ka ninyo. Huwag hinundumi. Ako, masubot sa Kristo, mag-auman kaninyo sa iglesia, sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan, Mateo 28:19. Hindi siya mapamatundan, kaya huwag mag-inis sa connection dito sa iglesia ang itukon ni Kristo sa Mateo 16. So, nawag yung kalita ng teksto, ha? Alaga lang talaga kung gigamit mo ni Brad Samudan, huwag ka magamit ang argumentong ngangalan, no? Hindi pa yung mong kitalata yun, Matthew 16:18, yung muling malitin saan, yung mudagan ka Matthew 16:20, na atas ang tanan ni mga akong negative side, hindi na ko kapasok, so ang mong imo maling gilip up, imo mong gibihan, yung muling ating importante, nilintima yung muling pamatunan. Ha? Pamatunan ko ng Iglesia ni Kristo, o Church of Christ, maong Iglesia ng ito ko ni Kristo, sumalas Biblia, o muling, si Kristo na, Matthew 16:18, na sumala ka sa imong kitabik, yawaman ni mo ni isuntin teksto, hanggang mahadlong ka. Mahadlong ka sa hayas ka matuwa sa tuntuntok, nagagiting ka nun. Tungol kay Liman Lukasun pa yung iglesia, ha? Nagitungkod ni Kristo dito sa Jerusalem. Muna ka rin nalang kasangalan-ngalan, Roman 16:6, Galatians 9:22, to the extent mo claim ka, ikaw na nga lang, tinungod na. Tinungod ko na yung iglesia mo lalo, o ka bang Church of Christ, muna nasayo ka sa iyong pabarong. Ang iyong pabarong gawa kay Sitas Lata, galagtungkod si Kristo, kikinin mo matiks to, wag yung Matthew 16:18-19, huwag Matthew 28:19-20, Isaiah 2:1-4, Psalms 157:1, 1 Corinthians 8:6, 1 Timothy 3:15, Roma 16:6, Galatia 1:21-23, Epeso 5:23, huwag yung dalihikot ko, hindi na nga, mauna yung alam yung itungkod ni Kristo,
Una magkulit dito sa Matthew 16:18. Mali ang imong pamarok kung di ka magamit sa Matthew 16:18. Magpamatudan din ang eksyon. Kaya huwag man ang gamita. Huwag sa katakos o kaiso. Pagpangahas. Paggamit sa Matthew 16:18. Pasabot. Nga dili na iglesia. Ang itong kundi Kristo matilaw. Kaya nga ipamatudan. Ang iyaran sa bahan. Last 2 minutes. Iyaran. Kaya kung magamit mo ang talas sa Matthew 16:18. Alang alang mo ta. Huwag man ang gamita. Sa ito para pamatudan ka sa iyang bahayag sa normatif. Nga dili na hindi sila tinukod ni Kristo. Kaya nga alam naman. Lawa man din sa Biblia ang prinsipyo ng ikon ang alam. Wala na sa'yo. Kaya Matthew 28:19, ang prinsipyo sa Iglesia ng tungkol ni Kristo. O wala ni Kristo din limahalaw. Sa talang panahon, ang ang simbahan, o ba si Kristo din limahalaw, hangtod sa kanturan pagbalik niya din eh. Kaya ito sa 5:23, siya pang ikundo, si Kristo may ulo, ang bala sa asawa ng Iglesia, na siya maluluwas, ang simbahan niya magaluwason. O niya sa lupa, umalan niya kanunay niya nasawa, kaya din lang sila magbuwag. Kaya kanan niya mong simbahan, mauna. Kung mauna, asa mo niya sa Biblia, nga naabot dito sa Amerika, walang magbuwag. Wala niya mabasa. Kung niyabot sa Pilipinas, o huwag kayo mabasa na, nga naman kawa naman sa Biblia na namin, maugali na, maugali na, nga, ang imo, Biblia na, o niya naman kagapamatuhod ganyan sa Jerusalem. Lagi pa din sa Amerika at Pilipinas, kaya kung may akulamatig ron. Mauna, diha, ang buha na ron, i-realize sa kasunod di bate, magkatpon kagamay, ngayon wala na ulit mo paglatag. Last 46. Paglatag ka mo, kanang teksto nga likon kayo, na tamang sa ginawa, mo na inyong ipinsahan. Hindi kayo maghimong mga yung prinsipyo. Ikaw na wala niya, maglipra po ng ulit mo na, pagbasa niya, pabasa sa moderator. Why ito po lipra? Why ito po lipra? Kaya sumalang mas Biblia, ingaw na yung prinsipyo, we speak when the Bible speaks, we are silent when the Bible is silent. Kaya huwag may nabasa, dapat maghilom ka. Nagkaroon, eh, huwag may nabasa nito po lipra, huwag may sitas. Siyuda naman tala ito, kaya napakisitas, tildin ako. Daog na ka. Saan naman tala ito? 10 minutes pa lang, tildin ako, daog na ko. Kaya naman ito po ito. Iglesia ni Cristo Capitalized, singular. Church of Christ Capital C, singular. Thanks. Okay, tagan sa namin. Atong isoon, Brother Igar, nanto sa negative speaker, Brother Alden. Okay? Timekeeper, please warn the time. Okay, okay. Pili, paghimuon sulod sa just minutos. Naman sa tima ang Mister Itamundo, kapamatunan ko ang alam Church of Christ mong Iglesia gitukod ni Kristo. Ang tubag niya na masagot yung tima kay tima pamatunan ko nga singular ay kapital ay Iglesia ni Kristo. Huwag mo ginay. Oo! Church of Christ, Capital C, mong Iglesia ng Gitokon ni Kristo, sa Malas Biblia, okay. Imong ipamahal na panmatig, Church of Christ, Gilipin na puno, panmatig, Church of Christ, Capital C, mali mong pamatunan, mali mong pamamatunan. Sa ito pa imo ng panabana, na doon ay alam. Ano yung tubag? Sa tiba ang alam. Ano yung tubag? Hiling ba ng bana, sumalagi sa litro po litro, kaya mong ipamahal. Edgar sa mundan ng kampali, apermatid. Church of Christ, Capital C, mali mong Ang tima ay itong ginabitihan. Hindi ako lang sa tima, Mr.
kita mundo. Sa mga lupa, ang tema at ang pagbasa. Pamatay sa amin po na ang Iglesia Capital Letter I, Iglesia ni Cristo Capital C, or Church of Christ Capital C, kaya po no, Capital C po Teresa Christ. Mao ang Iglesia Capital Letter I, Iglesia na gitukod ni Cristo sumala sa Biblia. Okay, ikaw din mo pag-inisip
18. Pila na iglesia ang ginugo niya? Ano ang tubag? O sa ka iglesia, pinagulang okay. Enli! O mo sa kasi iglesia nga, iglesia ni Kristo singular, wala ang enli, kung ikaw ay nag-alan! Okay! Ang alam ng iglesia ni Kristo, plural! Wala yung gamit ang plural, kami lang plural! Kami po sa singular, sumala sa Biblia! Ngayon ka siya usa lagi, sa tubag, ikan sa usa, nalim mo plural pagkatungkol na Mr. Kitamundo! Ano ang tubag? Ayaw bilang sisi sa mga kumpala! Ayaw bilang sisi sa mga kumpala! Ikan sa singular, pero ang singular, hindi lang ikan ang imong tema, iglesia ni Kristo! Ang iglesia na singular, wala mga iglesia ni Kristo! Sumpa ka ba nang mabasa ang Iglesia ni Kristo's Biblia? Alam to ba? Labihan ang musumpang negatib kikin mo tema, Iglesia ni Kristo's oh. Kapatid. Wala lagi ni sa Biblia singular na diretso. Yata ka na ang inag-chas na mo hata ka Kristo. Ayaw na usunin mo kong tala. Sumpa ka sa iyo, sumpa ko sa singular. Kaya iyo mong tema, di pa matutan, galina na kayo ito kung nabahang sama ni mo sa Biblia. Giligar na ko, kaya wala kayo nabasa kayo mong presidyo. Ikaw na ngalan, pero di ka sa Biblia. Ikaw na ngalan, pero di ka sa Biblia. Ikaw na ngalan, pero di ka sa Biblia. Magapagay kong malalagaw, matulad ka sa Biblia. Sumunod na ni Kristo sa Matthew 16, so mausa ka iglesia ng Leon. Kantin sa iglesia na, Mr. Ginamundo. Balik kasi Mr. Molito. Kantin sa iglesia, tumakalang ka. Iyan ang iglesia ni Kristo. Kani mo iglesia ni Kristo. So kayo, puyo na liyan ka ng iglesia ni Kristo. Ang Matthew 16, yankul ka. Panginoon sa Biblia. Kakin sa iglesia ni Kristo. Usa wala ka iglesia. Uyo na ka ka. Yan tubag. O yan tubag, pamilya sa isang salga. Uyo na kung kahiyan ni Kristo. Ang hapong isang iglesia ni Kristo na mga mabasa sa Biblia. Ngayon mo ipamatutan. Wala na pagkias kasi mo. Thanks. Okay, so mga kaisunan, at least nabati na ito ang mga mainitong pangutana o mga baros. Gikan sa affirmative speaker. O kini mo dunaro sa mo 20 minutos. So, dili ta maglangan atong ihatag atong next speaker karon atong isuon.